Ang bayan ng New Washington ay sagana sa likas na yamang dagat dahil napapalibutan ito ng anyong tubig. Karamihan sa mga residente dito, pangingisda ang pangunahing hanap buhay. Sa bawat hampas ng alon sa karagatan, dala ay pag-asang naghihintay para sa kinabukasan ng mga mamamayan. Hindi lang panguhuli ng isda ang pinagkukunan ng hanap buhay ng mga tao rito. Marami rin sa kanila ang nag-aalaga ng mga alimango, tahong, at mga sikat na produkto sa kanilang lugar na Talaba. Sa 12 coastal areas, mahigit 400 mga farmers ang mga nag-aalaga ng Talaba. Isa ang kanilang bayan sa pinakamalaking supplier nito sa buong probinsya ng Aklan at maging sa iba pang mga lugar. Ako gali si Christian Herbacio Nabaira. Ako naka-assign sa aton nga Fisheries Department iya sa aton nga Office of the Municipal Agriculturist New Washington. So iya bisan New Washington may aton nga 12 coastal municipalities. May aton nga to more or less 450 nga mga oyster farmers. Sa total nga farmers nga ron may aton nga area nga kung siya naga abot sa 64,940 square meters. So, equivalent ron mao it almost 970 tons full year. Malaki ang naitutulong ng pag-aalaga ng Talaba sa mga oyster farmers dahil dito nakapag-aaral ang kanilang mga anak at nakakatulong rin ito sa pang-araw-araw na gastusin. Ako galing si Ricky de la Cruz, taga New Washington, Aklan. Agdaya ra, amin nga pangitanan nga ra, nga mga gahapon kami tagabahan. Mabuhay, tabi kami nga kunit, mga tagabang ra, nga daya malaramong kwan, pangita. Nandito tayo ngayon sa bayan ng New Washington kung saan dito tayo sa Drakis Water kung saan pinaghalo yung tubig, tabang at alat at dito nakalagay yung mga or dito nag-aalaga yung mga taga New Washington ng Talaba at nakita natin dyan sa likuran natin na napakarami talaga yung kanilang pag-culture ng Talaba dito at mapansin din natin na dito talaga ay kinukuha ng karamihan na nagtitinda ng Talaba from New Washington talaga. Ayon sa mga farmers, karaniwang nabubuhay ang mga Talaba sa tinatawag na Brackish Water o nagahalong tubig alat at tubig tabang. Kawayan at mga sirang gulong ang pangunahing ginagamit para makapitan ng Talaba. Mula sa mahigit na 6.4 hectares na coastal area ng New Washington, hinahango ng mga farmers ang tinatayang mahigit 900,000 tonelada ng Talaba kada taon. Unay, imo ano yun nga, tukod kanit, ano nga bagayan, ano nga padapuan it, tagabang nga mga butong, tibahan do pakabit, ag mga daya nga karitong,
Tapos within 6 months doon sa kanimo ma-harvest ro taga ba. Parehas lang tanan nga ginadapuan bisan butong o kariton o kuan pakabit. Ang silba nga ano nga ginapakabitan. Diyan anam lang karang purpose eh, para madali nimo ma-buo. Galing madali man matakaw. Diyan malaran. Dahil sa butong kami mabuhay, abi mabuo. Magkapyot. Di karang madali. Sa kariton ang sabot sa kuan pakabit. Ito kami ng butong karaway. Lano pa nang... Ang atala, bagay na pong sip. Ayon sa isang agricultural technologist na si Mr. Christian Abaira ng Office of the Municipal Agriculturist, may isinusulong silang bagong pamaraan ng pagpapalaki ng talaba na hindi nakakasira sa kalikasan. Ang tradisyonal na pamaraan na tinatawag na staking o pagtusok ng kawayan sa seabed na hindi maganda sa kalikasan na pangmatagalan. So kung rumanga ato bigyan mga farmers makaron aware man sanda sa situation man nila nga suba. So nga kung siin may mga portion kita nga naganabaw. Kaya ro initiative makaron naton nga government is nag-provide kita it environment friendly nga technology. So aton may ro yeah, sa New Washington ro traditional nga method nga aton nga gina himo is ro staking. Kung sin gausok kita ro aton nga mga farmers nga ron pagkatapos karon nga mausok naturally matanga naga-attach karon ro mga spot or similiate taga ba. Pero ro yung nga method is may negative effect man sa aton nga suba dahil naga-stuck rin kato mga sediments kato nga area dahil hindi maka-flow it maayos. Kaya makaroon ro initiative with government nag-provide kita idun nga floating talaban nga kung siin nag-float yata imaw uwa naga-stuck ito ro sediments sa ubos. So mas na-promote naton ro manami nga flow ito be sa ubos. Matapos ang uin ang mga talaba sa dagat ay nililinis muna nito gamit ang tubig alat para daw mapreserba ang natural na lasa nito bago ibenta. Karamihan sa mga bumibili mula sa kanila ay ang mga may-ari ng talabahan restaurant sa kanilang bayan. Yung iba, dinadala sa bayan ng Kalibo at maging sa syudad ng Iloilo. Iloilo, Kalibo, o mga tagabahan, yung mga kanya ron, mga agro-iba man, tag mga gabaligya nga ron. Kaorder, tisana tigdewang kasako ron. Ang kasako, agibaligya, malanandaan na sa dagan. Kung kinilong malara-order sa kere, ano-ano yung presyon mo, mga 25 pesos per kilo. Pero kung wholesale mo, inanubutang ano, sinako, pwede ka makayo, mga start 23. Ngayon, gagagan mo sa kasako ngayon, mga 1,000 o 900. May kung wholesale mo, yung mga order on, gagagan mo, sobrang 50 kilos. Kung yung mga kinilo, abi ay, wag ito bro. Agmayo pa mo. Makabarato ka sa wholesale. O kung may una, kung galalay man kusin, o, imo nga, paano na, imong bayaran? Kung naila ka nga, may imo nga, mga taga-buo ito, taga-harvest, ay bayaran, imo yung tatlong gatos. Buko yung gamat malisod, ay gaano ka malang, ga puto, ka malang itana nga mga kuhan. Dumalisod, takong mag-ganuno, magbayilo. Dahil ka na, mga ano na, gasubraon sa 6 months. Huwag mati mo problema, bisa nung sobra sa 6 months. Huwag mati problema. Gagag ko, ano mo? Pero may unang diag ko, ganiwang man. Depende yung sa season. Ano mo, Piro? Season, mga tampok pa mga talaban? Mga, kon man, mga dayang season, mga December na ron. Pagpangpiro man, abiro, tag-init yun ay gakinangan, masandat sa laniting ang manami. Gakuha di tubi ba nga mag-i-tractor na nga pat ano agat ang tabang. Imo malang gamit, gamit kahit ining kwan, guantes. Para hindi ka maninag, imo ang rinda nga, para o, oh, o, oh, twist-twist ang imo, o, oh, puksi mo lang, o, oh, kundi ay, may martilyo na kunta. Malisod man. Yun imo, ay imong ilimpyo ka na, eh. Tubig ang magat. Ay pagtabang ron ay ga tabang man ay nalasa.
patungo sa ano, matabang. Pilang tagon yung kapon ng gao, inubra ka ron? Mga anong kami ka ron, mga kamlimang gagunda. Ayos, matarpangita nga pag taga ba? Sige, das patay nyo pag ano, maligya. Maligya man. Tara, malakamay gabo at mga bukas-bukas mana. Bakatsuga. Kabulig man sa pagpais ko ilat mga unga. Ano yung pangagan na? Juma. Tagayaman ka man sa ano, tamba. Maliway mat niyang tagabahan na? Maliway mga tatlong kapapag malang parilya. Mga pilang beses natin maharbisan ng mga laywa, isang dagon. Asang beses ang dagon? Pag niharbis abuling ko ano, dire-diretso man yagi kumay ga-order. Imong harbis. May una man nga uwagid. O pa, pwede man pasabit-pasabit nga ginatawag nga may ano, halimbawa may order nga alin sa Iloilo, ag-abo. Ang ginatawag, madagagan man kay Muyero, kayong karoon ag maano nga para mahingayaw ba? Para isabit ni mong katuloy mo nga baligya nga kuan taga ba? Sinako man mo. Para maabot na naranang gina-order nga kung pilang kasako. Nga makarag ko. Bugo niya tanimo ko ano, makarang araw. Huwag taringon. Nga intok. Magpuro ano, beo. Magpuro init ima, magpuro ko nyo. Ga, nabaro sa liniti ito, be. Ikaw, ganiwang man din maron. Pinangan man na bisanda ito, no? Dahil nasa tabang nga, ako sa bisanda. Parang suba nga, no? Pinagalong agat. Tamo asa nagatubo ra sa pinaka maagat managos nga tubi. Pran mag ano sa ini nga lambat ag jugjugon para maglimpyo. Sakay sugod din mo sa sako. Yan ang pinaka katapusan nga imong brown. Naging sikat ang bayan ng New Washington dahil sa tinaguriang Talabahan Avenue sa Barangay Tambak. Ito ay lugar kung saan nakahilera ang maraming restaurant na nagsiserve ng iba't ibang luto ng talaba. Isa na dito ang Shebert Talabahan na kilala sa kanilang katakam-takam na talaba sisig. I'm Sheila Bilarmino Aguirre, Shebert Talabahan, Tambak, New Washington, Auckland. 2016 po, bali magpa-5 years na po kami itong September. Ayon sa may-ari nitong si Sheila Aguirre, noong wala pang pandemya, nakakaubos sila ng mahigit 150 kilong talaba araw-araw sa kanilang restaurant. Ngunit ngayon, dahil sa pandemya, nasa 50 kilo lang ang naubos nilang talaba sa isang araw. Malaki raw ang naitutulong sa kanila ng talaba para maging tuloy-tuloy ang operasyon ng restaurant. Malakas po dati nung wala pang pandemic, siguro mga 100 to 150 kilos po ang sa isang araw. Ngayon, medyo mahina ang mga nasa 50 kilos lang po. Ngayon, ipapakita naman sa atin kung paano niluluto ang talaba sisig dito sa Shebert's Talabahan sa bayan ng New Washington. Ako galing si Russell Aguirre na sa Batong Agaraha, iya sa Shebert's Talabahan, iya sa Banuot, Washington, Barangay Tambak. Una galing nato nga ang ubra karahay do taga ba ay ing ato na naingkunlahan nga magahaimaw umaduga ba nang sa tapos ay gisa nato ni Mao sa butter ag margarine tapos ing mutangan nato ni it sibuyas ag bawang gisa tapos mutangan it soy sauce ag seasoning ag patero oyster sauce man ag patero pamintang powder. Tapos ing halo-halo na tutanan ag nag-add lang kita it fried garlic. Kung haon mao madali man lang maghaon mga
2 minutes or 1 minute. Tapos sa habang nahanaton ay napainit naton do sizzling plate. Aga haunon niyo naton ag ibutang ro butter sa sizzling plate nga mainit ag ibutang do haon naton nga tagaba. Ag ibutangan naton it side dish ag katumbal ag nga kalamansi ag itlog pati ro mayonnaise. Maliban dito, nagluluto rin sila ng iba pang luto gamit ang talaba na tiyak matatakam ka. Minsan nagtatanong din sila kung ano yung ibang specialty na ano. Tapos talaba sisig, medyo nakilala kami sa talaba sisig kasi parang kami palang atang nagsaserve ng ganito. Bukod po sa talaba sisig, meron po kaming baked talaba, meron po kaming talaba omelette, at saka buttered talaba po. Yung mga bestseller din. Malaki ang potensyal ng industriya ng talaba sa bayan ng New Washington. Maraming mga negosyo at kabuhayan ang nakadepende rito. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pag-aaral ng mga ahensya tulad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BPAR para mas mapabuti ang kalidad na lumalaking industriya ng talaba. Hinutulungan din ang mga maliliit na mga farmers sa pamamagitan ng training para makatulong sa kanilang kabuhayan. So yearly mat aron amon man sa nga gina-orient with regard sa pag-apply it lisensya. So sa aton nga protocol abi karon, the first gid nga step nga dapat ubrang nit aton nga mga oyster farmer hayro dapat kung may andang nga area nga makita or andang nga proposed area, dapat ring area hay andang nga butangan it buya or signs nga ibig sabihin kung sa area nga ron ma put up sanda it andang nga oyster culture bed or tagabahan. Then after karon kung may buya gon sa kasana magatuyo sa ato sa opisina it municipal agriculturist agod inspection on do ruin nga area ag pagkatapos nga ma inspection man don ro aton nga farmer nga ron ay mag-aadto sa andang barangay respective barangay kung siin man do ruin nga area nga ron ag kato sa mabuo it andang nga necessary nga mga requirements. So when it comes sa training nga ron sir, doon nga ni partner naton karon do BFAR. So Sambilo karon is aside from training, may andabi karon nga programan kita nga ginatawag na kung siin nga provide kita additional or livelihood sa aton nga mga oyster farmer. Sambilo karon is gataw kita aton nga mga draft module or floating talaba naton nga ginatawag. So as of now may more or less 70 kita nga ka units nga ging tao sa aton nga mga oyster farmer. Malaki rin ang papel ng lokal na pamahalaan sa pangangasiwa ng industriyang ito. Kinakailangan din itong pangalagaan at protektahan dahil marami ang umaasa sa biyayang dala ng yamang dagat na talaba.